In or out? Ito ang nauusong laro ngayon sa maraming kabataan. Ang tawag dyan ay lato-lato. Yes, lato-lato. Pero may pangamba ang mga eksperto sa paglalaro ng lato-lato. Dahil kailangan ng ipagbawal daw at ihinto ang pagbebenta sa publiko. Saya nga ba ang dulot o panganib ang dala sa pagkahumaling sa tinatawag na lato-lato craze? Ang laruang ito, pinagkakaguluhan ngayon. Dalawang bola na nag-uumpugan at pilit na binabalanse. Yan ang trending na lato-lato. Noong 1960s na imbento ng mga Amerikano ang lato-lato. Tinawag nila itong clackers at Newton's yo-yo. Base sa history from 18th centuries, South America or yung mga Indians, dyan nakuha yung concept ng lato-lato. Ang tawag nila doon sa weapon nila, yung bolas o bolases. Yan, na may dalawang bilog, tapos yung ginagamit nilang panghunt. Noong 80s at 90s, naging laruan din ng mga Pinoy ang lato-lato. Pero ang bersyon nito ay mayroong kahoy at plastic na hawakan. Kagaya ng ibang laruang Pinoy, napaglipasan ito ng panahon. Pero pagkatapos ng tatlong dekada, muling bumabalik sa merkado ang sikat na clackers na ito. At sa totoo lang, agad na pumatok ito, lalo pa noong nag-viral ang video ni Indonesian President Joko Widodo. Hindi naman nagpahuli ang Pinoy at nakiuso rin sa lato-lato craze. Lato kayo ng lato. Tulog yan. Kahit mga celebrity, abay hindi nagpatalo. Tulad ni Andrea Brillantes. Unkabogable vice ganda. Maging ang grupong SB19, Finlex ang kagalingan nila sa paglalaro nito sa mismo nilang concert. Siyempre, ang queen of teleserye theme songs na si Angeline Quinto naglato-lato rin habang kumakanta. Nagkaroon rin ng iba't ibang bersyon ng mga lato-lato. Mayroong pinagbabanggang tangkito. Sinubukan ko yung maliit, hindi ko kaya eh. Sinubukan ko yung malaki-laki. Gym kettlebells. Siguro naman dito, matututo ako rito. At pati niyog, abay kasali na rin dyan. Ay, ama, 5 seconds! Ay, magbilang ka pa ang buha. Oh, sige, kapag... Ang Kapimpin Brothers naman, dahil hirap sa paglalaro nito, gumawa na lang ng lato-lato dance. Itong lato-lato, hindi basta-basta to. Tumutulog! Tumutulog yan! Pati nanay ko nabili! Pam-pam, tik-tik-tan, tik-tan, tik-pam-pam, tik-tan, tik-tan. Marami ang nahook at nahumaling sa lato-lato. At sa kasikatan ng larong ito, ang Barangay Mamatid sa Kabuyaw, Laguna, nagpa-contest pa sa kabataan. Andiyan na yan, pag nalabas tayo, lagi nating naririnig ang lato-lato. Bigyan natin ng kunting kasiyahan yung bawat kabataan. Sa simpleng premyo, mapalitan natin ng ngiti sa kanilang mga labi yung paglalaro ng lato-lato. Kaya namin na-execute yung lato-lato na program dito sa Barangay. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Ang palarong ito na pangmalakasan, agad nag-trending online. Dahil bukod sa nanalong si Prince Andrew na tumagal ng isang oras sa paglalaro ng lato-lato, agaw atensyon din si John David na umiyak dahil natalo sa palaro ng kanilang barangay. Nabahan po ako nun kasi baka matalo po ako eh. Ang mga magulang ng mga batang ito, todo ang suporta sa kanilang mga anak.
sa pamamagitan ng lato-lato para silang nakikipagkaibigan. Kahit hindi nila kakilala yung mga makakasama nila sa paglalaro, pero parang nag-uusap sila during lato-lato. Marami talaga ang naaliw at namangha sa paglalaro ng mga bata sa Laguna. Lalo na kay Prince Andrew na naging kampiyon ng palaro. Ang tibay ng kanyang braso at pag-focus sa pagbabalanse ng dalawang bola ang kanyang naging magandang estratehiya. Nag-practice po ako nung nag-practice. Pinipigilan ko po yung ngalay po para po manalo. Pasigaw po ako nung siya yung nag-champion. Hindi ko akalain siya yung kasi tinanong namin siya kung okay lang ba siya, kung kaya pa niya. Sabi niya, okay. Na parang nagulat ako na siya. Hindi ko alam, anak ko na pala yung nag-champion. Kung masasayang mga bata at matatanda sa Laguna, ang palaro naman dito sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City, nauwi sa Rambulan. Para bang nagsisigawan sila na siguro para pagalingan lang ganun. Then yung bata na lumipat sa kabila dahil bigla ang nanuntok na siya doon, ng ano nagrambol-rambol na sila doon. Parang may narinig daw siya na parang nabanggit nanay niya. Parang napikon yung bata. Yun lang ang pinagmulan noon. Hintay na lang natin yung... Dahil sa kaguluhang nangyari at ang ilang nagre-reklamo na ring mga magulang sa ingay ng paglalaro ng lato-lato, naglabas agad ng resolusyon si Kapitana Lydia. Ipinasa niya ito sa City Hall para ipaban ang lato-lato sa buong Quezon City. Ang daming kapitan na rin na nag-ano sa amin. Hinihintay lang nila yung ordinance mo. Siyempre pagka yan naiban na tala totally na finally na-reading na at maiban na. Susunod na sila. Hindi na sila kailangan na mag-file. Hinihintay lang nila yung ordinance ako. Trending ang laruang ito. Tinatawag na lato-lato. Ayan. Pero sa ngayon, itong trending na ito na sobrang popular sa mga bata, lalo na sa mga kalye-kalye at sa mga eskwelahan. Ngayon ay ayon sa mga LGU, ay kinukumpiska na ang laruang ito. Matapos maglabas ang Food and Drug Administration ng isang advisory na mayroon daw mga banned toxins itong laruan yan ng mga bata. Pero may basihan na ba para ipagbawal ang pagbebenta nito sa merkado? Lato-lato or any toys na may plastic, isa sa mga iniiwasan natin usually is when the plastic toys contains heavy metal ions, halimbawa lead ion or pwedeng cadmium ion, that is generally toxic to us in large amounts. No? So pwedeng makadamage ng liver natin, kidney. Meron din tayong mga tinatawag na plasticizers, which are components na ginagamit to make your plastics. Merong mga plasticizers na generally banned na siya because of health concerns and environmental concerns. Hanggang hindi pa tapos ang FDA doon sa kanilang study until they issue the rules and regulations on this product, huwag na muna nating i-encourage yung mga bata or kung tayo ang magulang, tayo ang bumibili pa para sa kanila, di ba? Hindi na muna sa ngayon. Hantayin natin yung ilalabas ng FDA. Mayroon ring tatlong uri ng lato-lato na makakasama daw sa kalusugan ng mga bata. Ito ang glow in the dark na mabibili sa mga online stores. Ang unlabeled toy green lato-lato na may nakakalasong kemikal daw. At ang pro clackers na may ilaw. Sinubukan naming humingi ng panayam sa FDA, ngunit tumanggi muna silang maglabas ng pahayag tungkol sa issue ng lato-lato. Hati naman ang opinyon ng madlang people sa desisyong ipagbawal ang nakakalibang na laruan. Ang lato-lato ay isang laruan para makaiwas kami sa cellphone at gadget. Pero pag ito'y pinagbawalan, susundin na lang namin. Dapat lang kasi mula dyan nag-away-away. Kaya dapat titigil na lang yun. Ang
agaw po kasi may mga naglato-lato. Hindi po maganda kasi nakaka-istorpo po sila. Mas suportado ko ang bata ng maglaro ng lato-lato kaysa sa ibang mga bagay na talagang bawal na gawin. Ang sarap balikan ang pagigiisang bata, di ba? Lalo pat kung ang pag-uusapan ay ang mga larong nauso noong araw. Relate na relate ang mga batang 90s dyan. Pero kasabay ng kasiyahan, lagyan naman natin ng konting pag-iingat. Huwag papadala sa init ng ulo at pikunan para lahat malusog, ligtas at happy lang. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.